Good morning mga kagulong. Magre-rescue kami ng sasakyan sa Pangasinan. Napagutusan kami ng aming boss. Samahan nyo kami. Huwag mo kaming iiwan sa pag-rescue namin sa aming sasakyan. Yan na mga kagulong. Dumating na kami dito sa Pangasinan. Ire-rescue namin yung dump truck namin na nahulog sa isang ilog. At ito'y tumuob. Ito sa inabutan namin, naitihaya na nila mga kagulong. Yan na. Ito na si Kagulong para pakita sa inyo yung mga kaganapang nangyari dito sa Pangasinan sa truck namin na lumubog. Ang nangyari kasi dito Kagulong, may laman na siya. Medyo malambot yung lupa na nilagyan nila ng tosang. Sobrang lambot, hindi kinaya ng tosang, bumigay yung tosang, tumihaya yung truck namin. Yan. Oh, shout out siya, Kenneth Almendras. Yan, pupunta na namin ngayon kagulong yung aming truck. Tatanggalin muna namin yung propeller para mabatak namin ng maayos. Yan, kinakabitan na namin nga pala siya ng pambatak. Kasi lahat ng pambatak na ginamit dito, naputo lahat. Kaya kami, may dala kaming panghila, tubo na ang dala namin. Kung mababasa, kung mapuputol niya pa yon, ibang usapan na yon. Yan. Shoutout nga pala sa mga driver namin yan. Yan. Ang may drive nga pala yan, yan si Andong. Okay naman, hindi naman din siya nasaktan. Nagulat lang din siya sa pangyayari. Ang gagawin, sisisid sila dun sa ilalim para yung tanggalin yung oil release yung propeller namin para mabatak. Yan. Shoutout sa inyo lahat dyan, mga kasamahan namin sa J4 Cruise. Ngayon, nandun sa ilalim yung mekaniko namin, si Arlige. Tinabakbak niya para pag nilagay namin yung aming pantowing, dire-diretso namin mabatak yung truck na yan para maiuwi namin ng Bataan. Okay? Yan. Mga tauhan ng quarry doon sa Pangasinan. Hindi ko makita si Arlige, baka lumubog yung cellphone namin, pero nandun siya sa ilalim, binabakbak niya. Sobrang hirap din ang trabaho ng driver sa kagaya ng ganito mga kagulong. Hindi mo maasahan yung aksidente. Tapos itong tubig na to, lumalaki pa pala to. Kaya naglagay sila ng maliit na tosang doon. Kaya lang, double I-beam itong truck namin mga kagulong. Tumaob. Hindi kinaya. Dahil lumambot yung lupa. At tignan nyo kagulong. Kahapon, tumagilid yan. As in, tumaob talaga. Ayan, tignan mo yung tama ng pinto niya. Oh. Lukot na lukot yung pinto niya mga kagulong. Buti na lang hindi inabot yung computer box niya kagulong. Yan na. Pagtutulungan nila na ikabit na namin yung towing bar. Kasi lahat ng panghatak na nakinabit nabali. Kasi naputol talaga. Yan, pumapwesto na yung loader para itulak sa likod. Ngayon tong si Baku naman babatakin siya. Para hindi siya pwersado. Para maiwi namin siya ng Bataan at doon namin siya gagawin sa amin. Tulong-tulong yung mga tropa, mga kasamahan naming mga sa J4 Cruise yan. Mga driver, mekaniko, at kami ang naatasang tumulong sa kanila para maiwi yung truck. Siyempre, kaya nandito si Kagulong para yung lahat ng linya niya at mapa-under yung truck para maiwi namin sa Bataan. Okay, Kagulong, samahan nyo kami ha. Yan. Pinipwersa na siya ng aming ng bako para mahila. Hindi kasi maikot yung manubela niya. Dang kasi nga pumutok na yung power steering niya, naubos na yung mga fluid. Kaya hindi maikot yung manubela, kailangan ng tulong-tulong. Yan. Hindi kasi natin maiwasan yung aksidente. Sa kanya natapat, wala tayong magagawa. Andito kami para tulungan siya. Yan, babatakin natin yan. Tulong-tulong sila ngayon para ikutin yung manubela. Kasi naubusan ng power steering yung fluid. Kailangan muna namin siyang maiahon dun sa tuyo. Saka namin siya gagawin. Unang-una, kailangan namin makimacheck sa kanya kung natubigan ba yung diesel niya, yung makina niya. At unang-una yung electrical. Kasi computer box to baka mabasa. Pero sa nakita ko naman, hindi naman masyadong lumubog yung computer box niya. At yak, mapapa-under namin to. Yan, tulong-tulong sila.
sa pagbatak ng manubela kasi nga sobrang higpit dahil nga pumutok yung steering niya. Ayan, medyo nakakalabas-labas na siya ngayon at dadali namin doon sa tuyo para magawa namin yan. Ayan, tinulungan ni Erlige. Ayan, humahanap ng pwesto ngayon yung bako para makaposisyon ng maayos at maituwid na namin yung manubela. Ayan. Samahan nyo ako, gulong, ha. Ayan. Tutulak, sinutulak siya ng loader. Kaya sa buhay talaga dapat ng tao, hindi mo masasabi yung aksidente. Dapat talaga laging handa ka. Kaya dapat sinasabi nga, sa oras ng umalis ka sa iyong bahay, manalangin ka upang ang paggabay ng Diyos sa iyo ay hindi kanya pababayaan. Yan ang gulong. Nahatak na naman siya ng bako. Kailangan kasing maiikot yung manubela para maituwid yung gulong. Yan ang mga gulong. Yan, tatlo-tatlo nang humahatak ng manubela. Yan, tinatakban na ng bako yung dinadaanan ng tubig para hindi masyadong magtubig. Yan. Sige nang hila. Habang nakaabang yung loader sa likod, inihila nila. Yan na. Kagabi pa kasi dyan, tumaob dyan yan, mga gulong. Sobrang hirap din dahil napakalaki yan. Double I-beam yung truck namin na yan. Yan na, malapit na kagulong. May aaho na. Ilalagay na dun sa tuyo para maiuwi na namin doon sa Bataan at doon na namin naayusin sa motor pole namin. Konti na lang inaayos na nila nalagay. Humahanap lang ng pwesto yung bako para mailagay sa tuyo. Yan, siyempre marami naka-standby para may guide din yung bako at saka yung loader doon sa likod. Pero swerte pa rin yung driver namin dyan. Wala man siyang natamang pinsala sa katawan. Iningatan pa rin siya ng Diyos. Yan na. Nilalagay na namin siya dun sa safe na lugar. Yung walang tubig. Kasi ididry namin yung unang-una, langis. Check namin yung langis. Yung diesel niya. Bago namin siya paandarin. Pero sabi naman ng driver, nung tumitihaya na daw yan, napatay niya yung makina. Sabi ko, dapat tinanggal mo yung baterya. Hindi naman daw inabot yung parting baterya. Yan na, nilalagay na namin siya dun sa parting tuyo. Tsaka namin siya i-drain. Yan. Pag nailagay na namin siya dun, tsaka namin siya gagalawin na. Kasi kailangan namin siyang maiuwi din. Yan nga pa lang naging pinsala, kagulong. At yan din ang aayusin ni kagulong. Yung mga ilaw sa gilid na yan, nagkaputol-putol lahat, nagkabasag-basag. Yan. Yan ang gagawin natin para ma-travel natin sila sa expressway. Kasi hindi siya pwedeng i-travel nang walang ilaw. Tignan mo, kagulong. Wasak lahat yan. Yan ang gagawin ni kagulong para maitakbo natin siya. Yan, lahat ng ilaw papaganain natin kasi huhulihin kami sa expressway pag wala yan eh. Kaya kailangan mabuhay muna at sana at mapatakbo rin natin yung makina. Yan na. At yan, kagulong, dadali na namin. Siyempre, kailangan namin mag-relax-relax ng mga oras na yan. Nagbabanlaw kami sa sobrang init sa Pangasinan. Na bago kami umuwi, maliligo muna siyempre yung mga gulong. Yung kaming tatlo. Naliligo kami. Ako, si Kenneth, at saka si Arlige, yung mekaniko namin. Bago kami umuwi, magbabanlaw muna kami dyan. Tapos, uwi na. Okay, mga gulong. Banlaw-banlaw, napakainit kasi dito sa parte ng Pangasinan na to eh. Pero yung time na yan, okay na yan. Napagana na namin yung sasakyan yan. Umandar na, nagawa na namin yung ilaw. At doon na rin kami kakain pagkatapos namin umalis sa lugar na yan. Libang-libang, tanggal ng pagod, stress. Kasi madaling araw pa lang, nandyan na kami. Paalis na kami sa planta, wala pang tulog. Yan, sama-sama kaming tatlo para maiuwi namin yan. Ligo-ligo lang. Tanggal init ng katawan. Shoutout sa nagbibideo na yan. Si Aguilar, driver namin din.
Yan. Iuwi sa amin yan. Kasi hindi na may sarado yun. Yung taki pa niya nasira na kasi. Gumaandar na sa niyan. Ina-unload na lang niya yung mga laman para makatakbo na kami ng NLEX. Kasi hindi siya pwede tumakbo na NLEX pag may laman siya. Yan. Pauwi na kami mga gulong. Eh, si Kenneth to. Shoutout daw. Ayan si Arlige. Pauwi na kami kagulong. At yan na yung mga truck kagulong. Oh. Yan yung mga, ito yung huli yung na-aksidente. Yang sinusundan. Yun, pero yung tatlong truck na yan sa company namin. Yan. Sinusundan na namin siya kagulong. Pauwi na kami. At salamat. Sinamahan nyo kami kagulong hanggang sa pauwi namin. Iuwi na namin siya ng Bataan kagulong. Sana nag-enjoy kayo. At samahan nyo uli kami kagulong sa susunod naming pag-rescue. Salamat. God bless.